humingi ka ng tulong sa akin, tama, tutulungan kita. With one condition, ikaw ay papa lie detector test namin. Pag pumasa ka sa lie detector test, then nandun yung tulong na ibibigay namin. Pero pag bumagsak ka, atas kami. Fair enough? Okay, Noel Manalo, Station Commander, Irawan Police Station. Magandang hapon po, Major Manalo, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Okay, nadawit po yung pangalan niyo, Major, kaya nga po pinatawagan kayo. Sir, ayon po dito kay Liobert, sinaktan niyo na po siya, pinagsasampan niyo siya ng tsinelas at sinapok pa sa may tenga. Bakit niyo po ginawa yon, Major, sir? Walang katotohanan po yung mga sinasabi po ni Liobert, sir. Pero nandoon po kayo nung time na kung saan, di umano, ayon sa kanya, nasabi mo hindi naman totoo, nandoon po kayo yung pangyaring yun. Kinakausap po namin, sir, regarding nga po dun sa pagkawala ni Jubilin. Station commander po kayo ng ano po? Ng anong station? Police station to, sir, Irawan po, Puerto Princesa City, sir. Irawan. Doon po ba nangyari yung krimen sa Irawan? Sa Barangay Santa Lourdes, sir. Area ko rin yan, sir. Pwede nga, nandun kayo. Pero sinasabi niyo, wala kayong ginawang pananakit. Yes, sir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling po itong si Liobert. Yes, sir. Wala, hindi niyo po siya sinapok ng tsinelas. Hindi, sir. Saka magulo, sir, ang background ng buhay niyan, sir. Sir, ayon, sir, sa pag-iimbestiga namin, sir, may inerit din daw yan na kapinsan niya din, sir. Pero ang claim niya, sir, may relasyon din daw sila, sir. Kaya lang, sir, hindi na rin nagreklamo, sir, yung mga kamag-anak niya siguro, sir, sa kahiyan na rin mapapaya yung pamilya nila, sir. At yun yung napainsan niya, sir, nabuntisan niya din, sir, yun. Totoo ba yung sinasabing meron daw ni rape na pinsan din ito dati, itong si Liobert, at hindi lang kayo napurso ng case? Sir, hindi po yan totoo. Alam din po yan ang, kung magkakandak po kayo ng survey doon sa Pulang Lupa, alam din po yan ang aming mga kapitbahay na si Liobert po at yung pinsan namin before ay nagkaroon po sila ng relasyon. Hindi po nila tinago yon, yung relasyon na yon, kaya nagkaroon po sila ng ano. Pero po, umamin po sa amin si Sir Liobert noon. Kinausap niya po kami buong pinsan. Talagang nag-confess siya, nagsisi po siya doon sa ginawa niya kasalanan. Kasi po, parang hindi sila, yung pinsan na yun magkalayo po talaga. I mean, parang hindi talaga sila literally na magkadugo. Ganun po. Distant relative. Distant relative. Opo, sir. Okay, hindi so... Hindi po rape, wala pong ganun, sir. Kahit magkandak po kayo ng survey sa buong... Pero walang rape na nangyari. Wala po, sir. Ayan, Major. Ayan, kamag-anak na mismo nagsabi, walang nangyaring rape. Although inaamin naman itong si Liobert at ng mga kamag-anak, distant relative, nagka-relasyon sila. Si Liobert saka yung isa pang, yung distant relative ni Liobert. Yes, sir. Yung nga po ang claim po ni Liobert, sir. May relasyon sila, sir. Kaya nga. Yung so, kanina kasi, sir, kanina medyo sabi mo, rape. At dinidinay po ng kamag-anak mismo na walang rape na nangyari. Although, nagka-relasyon siya doon sa kanyang distant relative, yes. Totoo, nangyari. Pero there was no rape. Kaso, dinugtungan mo eh. Ginatungan mo, sinabihan, nagsabi ka ng rape na hindi naman pala totoo. Yes, sir. Huwag kayong nagdudugtong ng mga istorya. Major, yes, dyan po nasisira yung pulis eh. Yung nagdadagdag kayo ng istorya, dagdag bawas. Huwag po, masisira po kayo dyan. Mawawala po yung credibility, Major, sir. I'm telling you. Yes, sir. Yes, sir. Next copy, time, Major, kung ano lang talaga yung totoo, yun ang pong sabihin nyo. Para copy, sir. Copy po. Okay, thank you. Mabalik tayo doon sa ginawa niyong pananakit sa kanya. Bakit po magagawa-gawa ng istorya itong si Liobert na isa po siyang maliit lamang na tao dyan sa puerto at kayo po'y makapangyarihan at matagal na kayong pulis dyan, kilala kayo, ma-influensya kayo. Why would he make up stories against somebody like you who's very powerful, Major, sir? Sir, hindi po namin yan sinaktan, sir. Totoo po yan. At hindi rin po ako makapangyarihan dito sa Puerto Princesa, sir. Simple lang din po akong mamamayan, sir. Sir, kung hindi kayo makapangyarihan, di... Hindi kayo maglalakas loob ng gagawa ng istorya na ang isang tao rapist samantalang hindi naman pala. Yan po isa ng isang power trip na tao, nagpa-power trip. Gagawa niya ng istorya yung isang tao. Just imagine kung ito po'y nasa korte na sasabihin nyo na ng rape yung tao kahit na hindi, edi kulong na agad to habang buhay pagkakakulong. Mapapahamak yung buhay ng isang tao sa isang salita. I-major ka pa man din. Dapat you should always be precise. Hindi ka magpapadalos-dalos. Dito pa lamang siya nagpadalos-dalos ka na. But anyway, nag-sorry ka naman na. Alam mo, Liobert, para maging patas din tayo rito. Eto, may mga netizen na nagsabi, mahilig ka raw pumatol sa mga pinsan. Meron kang history, pumatol ka dun sa pinsan mo kahit na distant relative. And ngayon, itong pinsan mo naman, binibintang sa'yo na maaaring ikaw may kinalaman.
So hindi mo rin masisisi itong ibang netizen na pinagbibintangan ka, na mahilig ka sa pinsan. Anong reaction mo dyan, Sir Gilbert? Hindi ko po alam yun, sir, kung mga ganyan na mapaparagaw sa pinsan. Kaya lang po yung inamin ko rin po sa pamilya ko, yung nangyari po sa amin, malayo na rin po. Pero Gilbert, nasabi mo kay ano yung isang pinsan mo na meron kayong pinapadukot sa inyo, tama? Wala po kong alam doon, sir. So ibig sabihin nagsisinungaling yung isang pinsan mo, si Gilbert. Hindi ko po alam sa kanya, sir, pero wala po kong usapan na ganun, sir. Pero kasi meron siyang binitaw na statement na tinawagan mo siya, tama? Sinabi mo na meron kayong dudukutin. Wala po kong alam doon, sir. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung isang pinsan mo, si Gilbert. Hindi ko po alam sa kanya, sir. Pero wala po kong usapan na ganun, sir. Pero kasi meron siyang binitaw na statement na tinawagan mo siya, tama? Sinabi mo na meron kayong dudukutin. At ito wala na po ka. Si Gilbert. Pasensya lang, Gilbert, ako'y nagiging patas na dito. Hindi naman pwede all the time sa iyo ako kakampi, kung kumapit ka sa amin. Kailangan, ikit na rin ako. Okay, sir. Bali po, yung away po namin magpinsan na yan, dahil po yun sa member ko dati sa GP. Tapos po, meron akong babae na nakakausap doon. Tapos naghahanap po ng magiging boyfriend. Pero may, wala ba po siyang asawa. May anak po siya na dalawa. Tapos po noon, sabi ko, may pinsan po ako na binata. Sabi ko, baka pwede kayong dalawa. Nung nabagot ako na po silang dalawa, yung babae ko, tumatawag po sa akin palagi kasi siya tanong po kung ano ng pinsan ko, kung ano doon ang trabaho. Sakit po sa tanong kasi matagatunog na po akong kilala eh. Tapos po, yung pinsan ko na, yung babae na yun, umuwi dito sa Palawan. Eh, sabi po yung babae na sa akin daw uwi, hindi doon sa pinsan ko. Kaya yung pinsan ko, kilos na sila sa akin. Kaya pagkakas ko siya, kano rin ng pinsan ko na sa akin para gawin yung babae. Sa gita itong pinsan mo na si Jobber, na ikaw ay tumawag sa kanya dahil meron kayong dudukutin, hindi papadukot. Kaya sabi nga itong si Gilbert, yan ba'y pagpiperahan? Nangyari ba yun? Ngayon, kasing conversation. Wala po, sir, kasi matagal na po siya sa akin nakablock, sir, eh. Pati yung babae, yung girlfriend niya. Nakablock na po kasi sa akin, sir. Humingi ka ng tulong sa akin, tama? Tutulungan kita. With one Apo, condition. Apo. Ikaw ay papa-lie detector test namin. Okay po. Okay sa'yo. Para masiguro na lahat, kasi hindi kita kilala, eh. I don't know you. Okay, hindi naman pwede agad-agad maniniwala ko sa lahat na sasabihin mo. At lahat ng sasabihin mo against anybody, against the police, against dito kay Mr. Ligat, papaniwalaan pa agad. Although, siyempre, tina-challenge ko itong si Mr. Ligat at si Major. However, ipapa-lie detector test ka namin. Pag pumasa ka sa lie detector test, then nandun yung tulong na ibibigay namin. Legal assistance, what have you, sige, ibibigay namin. Kasi yan din ang request ng kamag-anak mo, kamag-anak mismo ng victim. Pero pag bumagsak ka sa lie detector exam, atas kami. Fair enough? Okay, sir. Bakit medyo alamanin ka sa sagot? Okay po, sir. Pero mas maganda po sa answer kung nasa Manila. Manila? Sige. Ganito, request mo. Dadali ka lang namin sa Manila, yung truth verifier, suki namin yon at very credible yon. So dito ka namin pala yung detector test sa Manila. Okay, tama, masaya ka namin. Pag pumasa ka, tuloy-tuloy tulong namin sa'yo. Okay, pero pag bumagsak ka, atas agad kami. Okay. Gastos namin lahat, pagpunta mo rito, lahat-lahat. Okay sa'yo. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Ay, balik, sir. Sir. Buhay po, sir. Kung dagdag lang po ako, sir. Sige po. Kasi yung nakaraan po, sir, talagang i-detect po talaga dito po ako nakaraan. Buti lang po yung tatay ko nagasunod po sa likod, yung sa patrol. Nung diatanggal na po yung susi ng ano, yung antutas ko, tapos ano po, pilit po akong pinakawa ng sasakyan. Buti lang po yung tatay ko sa likod. Sino po lang po mababasa yung sasakyan? Hindi ko po kilala yung polis na yun, eh. Kasi yung time na yun, bigla na mga akong pinalabas, mga umaga. Sir, ilang beses na may pumasok na mga polis, sabi mo mga nakasibilyan, sa loob ng kulungan habang ikaw ay nasa kulungan? Yung ano po, yung hindi ko po matandaan kung, kasi mga nakasibilyan ng pulayan sila, sir, nakasibilyan ng pulayan. Mr. Ligad. Apa. Okay, bilang kayo po ay naka-assign sa City Hall sa public safety, okay? For the safety of the public, meaning lahat-lahat po yan, whether suspect or not, that's part of the public. So,
wala ho ba kayo na-observe na sa mga kulungan ng mga police station sa puerto, wala po mga CCTV para maging safety ang public, whoever those yun, people are inside the presinto? Yun po yung isang magandang i-request po ni Major Manalo, kasi bagong donate po ng city government yung police station niya. So wala pa pong 6 months ata yan na nag-ooperate. Pero wala nga raw po atang CCTV. So maganda po siguro kung marirequest ng station commander natin. Kaya nga sir, para magkaroon ka naman ng pakinabang dyan, para yung inyong position maging importante, it will become a very important position, do us a favor, do the Palawenos a favor. Lahat po ng mga city jail dyan po sa puerto, nasakop po ng AOR ninyo, mag-donate po kayo ng CCTV. Nang sa gayon, hindi na po kayo mapagbintangan kung sino-sino na may pumasok, may binugbog, kahit na hindi naman pala totoo, ayon sa inyo. That will be your protection as well. Kasi sabihin, binugbog ako ni Mr. Ligad. Eh, sabihin mo, hindi ko binugbog. Anong patunay? Wala. Eh kung may CCTV, tingnan mo yung CCTV, hindi naman ako pumasok dyan. Nag-gets mo po, Mr. Ligad? Tama po kayo, sir. I agree with you. I-recommend lang po natin, pero yung approval po kasi nasa chief executive pa rin po natin. Kaya nga po, sir, kayo po bilang isang city information officer, tuwing may mga crime na nangyari, di ba, nakikialam kayo, pupunta kayo, nag-observe kayo, nakikritik kayo, then this is the time na patunayan nyo na importante yung position nyo, hindi lang dekorasyon at hindi lang forma. O maging makabuluhan po yung inyong position, ask your boss to donate. Tama po, I agree with you, sir. Okay, so maasahan ko po, siguro po, after this, magkakaroon na po ng CCTV camera ang lahat po ng mga presuhan ng mga polis dyan sa puerto. Magre-recommend lang po tayo. Tutulungan po natin silang makahanap ng mapagbibigyan. Hindi ko po mapangako na mabibigyan sila kagad, sir. Kasi wala po sa pondo ko po yun eh. Wala nga sa pondo nyo, sir. Pero, sir, may pondo naman po yung City Hall. I-recommend po natin, sir. I-recommend po natin, sir. Kaya nga, sir, di ba kayo po sa public safety, for the safety of the public, sabihin nyo po sa inyong mayor, sabihin nyo butihing mayor. Sige po, sir. I-recommend po natin, para, sir. Para, sir, kapag halimbawa, sir, nagkaroon ng mga camera yan, legacy nyo yan, sir. Kumbaga, dahil kay Mr. Ligad, nagkaroon ng kamera ang bawat presuhan ng mga police, therefore, nagkaroon ng katahimikan at wala nangyaring bugbugan, wala nangyaring salvage, wala nang papakamatay because meron ng kamera, compliments of Mr. Ligad. Oh, how about that? Who knows, baka pagtakbo mo ulit ng mayor, kalabari mo yung mayor mo, mananalo ka pa. O, di ba, sir? Tinuturo na nga kita eh. Yes, sir.